pagod na ako, litlit na sweldo ng SSS. SSS President and CEO, maliit lang daw ang sinasahod sa SSS. Naniniwala ba kayo mga ka-vlogs? Iyan ang ating aalamin sa video na ito. Hello mga ka-vlogs, an ka mang dako sa mundo. Welcome dito sa ating YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa ating channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa ating channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Noon pong February 21, 2024 ay ginanap po ang isang or kauna-unahang stakeholders forum ng SSS sa Zamboanga City, at ito nga po ay dinaluhan mismo ng ating SSS President and CEO Rolando Ledesma Macasait. And alam niyo po mga ka-vlogs, alam ko marami sa inyo ang nagsasabing kaya hindi maibigay-bigay ang karagdagang 1,000 pension na increase ni SSS, yung tinatawag natin na second tranche, dahil napupunta lang sa mga sahod ng mga SSS executives, SSS officials, and mga allowances, mga bonus nila. Well, hindi naman talaga natin alam kung magkano yung sinasahod nila exactly mga ka-vlogs, no? Wala naman pong figures or numbers na binibigay nila kung magkano ba talaga yung tinatanggap ng mga officialis ng SSS, gaano ba kaliit or gaano kalaki. Well, in fact, no, ayon nga po sa ating pag kakalculate doon sa gross income versus the net income, meron pong discrepancy na 21 billion kung saan hindi po malinaw kung sa sahod nga ba yun napupunta or mga bonuses or allowances nila, kasi wala naman pong o hindi yun nasali sa press release nila kung saan napunta yung 21 billion, no? Kasi 83 billion lamang po yung net income na dineclare ni SSS out of 362 billion na gross income mga ka-vlog. So sa mga nagtatanong kung gaano kalaki or kaliit ang sweldo, ang sahod ng SSS President, narito panoorin natin mga ka-vlogs. Pagod na pagod na ako, litlit na sweldo ng SSS. So ayan mga ka-vlogs, no, ayon mismo yan, no, ayon mismo yan sa SSS President and CEO noon po yung February 21 mga ka-vlogs, ha? Last month lang ito, no, during the stakeholders forum sa Zamboanga City, kung saan sinabi niya na napakaliit, no, maliit, napapagod na siya at maliit lang ang sahod niya kay SSS. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi sa ganang akin, kung sinasabi mong napapagod ka na, number one, kasi dalawang punto yon. Number one is napapagod na siya. Well, kung napapagod ka in the first place, kung napapagod ka, ibitawan mo na ang pwesto mo. Ipasa mo na sa mga, sa iba na qualified na hindi napapagod, sa mga SSS members, sa mga SSS pensioners, yung mga hindi napapagod na magbigay ng benepisyo na nararapat sa mga SSS members and SSS pensioners. In the first place, bago mo tinanggap ang posisyon as SSS President, ay alam mo na ang responsibilities, alam mo na yung lawak ng responsibilidad mo na panghahawakan, no, na silbihan ang mga SSS members and pensioners, ibigay ang mga benepisyo kung nararapat, at magbigay ng ginhawa sa mga miyembro, you know, hindi po pabigat sa loob ng mga miyembro ng SSS. So kung napapagod ka na, ipanahon na siguro na ibigay mo na sa iba yung talagang hindi napapagod na magserbisyo sa SSS mga ka-vlogs, no, sa mga SSS members. Well, pangalawa, yung sinasabing maliit ang sweldo. So gaano ba yan kaliit, no?
pwede bang makahingi ng exact figure kung magkano ba or gaano kaliit yung sahod? Baka naman yung maliit, milyones. Baka naman yung maliit, bilyones, no? Maliit nga yung sahod, pero malaki naman ang allowance, malaki naman ang bonus, malaki naman ang incentives, diba? Meron naman silang nakukuha ng mga bonus, incentives. Alam naman natin yan, no? Hindi yan dapat tinatago sa mga SSS members and pensioners, mga ka-vlog. So, gaano ba kaliit? Pwede bang pakitaan ng mga figures, ng numbers from the SSS president down to the lowest position kung magkano nga ba ang tinatanggap ng isang SSS employee, SSS executives, and SSS president, no? Dahil kung napapagod ka na, no? Kung napapagod na kayo dyan sa SSS dahil maliit ang sahod nyo, abay, mahiya naman kayo sa SSS members, no? Na nagkakandakuba sa pagbabayad ng monthly contribution. Nagihirap, no? Nagihirap na magtrabaho, lalo pa yung mga self-employed. Alam naman natin, yung mga self-employed is either may maliit na negosyo, ano-ano pa yung racket para lang magkaroon ng contribution kay SSS. Sa mga employed naman, nagtatrabaho yan sila para makapaghulog ng contribution kay SSS. Abay, mahiya naman kayo. Kung kayo napapagod dyan sa SSS, napapagod kayo, eh, nasa opisina lang kayo, no? Naka-aircon lang kayo, nag-aantay kayo ng contribution ng mga miyembro, nag-aantay kayo na tuwing December magkaroon ng bonus, magkaroon ng incentives. Di ba po, nakakahiya naman po yun sa mga SSS members na talagang napapagod sila. Kami talaga yung talagang napapagod dahil sa kakahulog ng kontribusyon para pagdating ng araw, pagdating ng 60 years old, ay magkakaroon ng pensyon. Pero ang nangyayari, pagdating ng pension retirement, ay napakaliit, napakababa ng retirement, no? Napakababa ng pensyon na natatanggap, and hindi pa nabibigay yung mga nararapat na ibang beneficios. Tulad nitong second tranche 1,000 SSS pension increase na 7 taon na po. No, 7 taon na po na inaantay ng mga SSS members and SSS pensioners. No, since 2017 pa yan. At hindi pa maibigay-bigay ngayon. Siguro naman, pwede nyo nang ibigay dahil nga po, meron naman kayong 83 billion na net income. Ayon sa SSS President, 42 billion lang naman ang kailangan para maibigay ang karagdagang 1,000 pesos doon sa second tranche. E ibigay nyo na, hindi po mauubos ang net income na 83 billion. What is 42 billion out of 83 billion? No? Meron pa pong 39 to 40 billion ang maiiwan kay SSS. Paanong mamumulubi yon sa dami ng investment? Di ba po? So, kayo mga ka-vlogs, naniniwala ba kayo na talagang maliit ang sahod ng SSS president, ang sahod ng mga SSS executives and employees? No? Sila daw ay napapagod na. How about po sa ating mga SSS pensioners sa 7 taon nag-aantay sa second tranche? Kayo ba ay hindi pa napapagod sa kakaintay? Hindi ba kayo napapagod sa kakaasa sa kakarampot na 1,000 increase from the SSS? Ano sa tingin niyo mga ka-vlogs? Kasi I personally, no, ako personally, parang ako yung nahihiya sa statement na yun na napapagod at maliit daw ang sahod. Kaya naman talaga, no? Parang ewan ko, no? Kayo, ano ang opinion nyo dito mga ka-vlogs? Naniniwala ba kayo doon? I-commenton nyo na yung comment sa ating comment section na nasa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mo pong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat, Totoo Lamang.